Hi everyone, welcome back to my channel, Madam Elvira's Kitchen. Andito na naman ang Madam upang maghandog sa inyo ng masasarap na lutuin. Ngayon po, maghahandog ako sa inyo ng masarap, talagang magugustuhan ninyo ang lulutuin natin, ang tinatawag natin Bicol Sinanglay. Ayan, yan ang mga special ng aming Bicol. Ito ang ating mga gagamitin. Of course, meron tayo ritong 2 latang gata. At yan, ito ang ating gagamitin isda. Malinis na po yan. Tinatawag natin pampano. At ang langka, pechay o bochoy. Dahil ibabalot natin ang ating isda. Meron tayong tomato, onion, patis or fish sauce, 1 teaspoon ng ground black pepper, 2 tablespoon ng ginger or luya, 2 tablespoon ng bawang or garlic, and 1 teaspoon ng salt. Of course, ito ang ating importanteng the best sa ating mga Bicol, ang siling labuyo or chili. Yan ang hindi mawawala sa ating mga Bicol, ang siling labuyo. Ayan na ang mga ingredients ng ating Bicol Sinanglay. Alright, magmimix lang po tayo ng ating mga ingredients at magmamarinate tayo. Okay, mag-umpisa na po tayo. Una po, ang gagawin po natin, magbababad po tayo o magmamarinate tayo. Una, ilalagay natin ang ating coconut. Dahil imimix lang po natin itong ating mga ingredients. Ayan. And then, ilalagay natin ang ating mga salt, pimenta or ground black pepper, ang ating sibuyas o onion, at ganun din ang ating kamatis, patis, garlic or bawang, luya or ginger, ating sili. Hindi mawawala ang ating sili. Yan. Babad natin lahat dyan. Ngayon, imimix lang po natin. Yung iba, dinudurog yung ating mga sili. Pero, pag may bata, huwag nyo dudurugin. Pag kumain na lang kayo, sa kanyo na lang durugin. Ngayon, ibababad natin itong ating isda. Dito sa ating coconut milk. Ayan. Mamarinade po natin yan ng 1 hour para talagang manuot sa laman ng ating isda ang ating mga ingredients at lasa ng ating Bicol Sinanglay. 1 hour po, ibababad natin yan. Okay, balik po tayo. Okay, tapos na po ang 1 hour nating pagmamarinate sa ating isda. Ngayon, itong langka, una nating ilalagay sa ating pot. Isasapin natin itong langka. Ayan po, itong langka, isasapin po natin dito sa ating pot. Dahil para hindi dumikit ang ating isda, ilalagay natin ng ganyan. Ayan, ganito po ang itsura ng ating pagkakalagay ng ating langka. Set aside muna natin. Ibabalot po natin ang ating isda dito sa ating bochoy o pechay. Ang ganito. Unahin natin itong ating... Ayan, unahin natin itong ating ulo ng isda. Lagyan din natin ng mga sahog. Lagyan natin
natin ang sili. At tatakpan din natin uli ng ganito. Sabay ganito. Itataklob natin ng ganyan. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos, pataob po natin ilalagay dito sa loob. Ang ganyan. Pataob. Para hindi siya mag ano. At tapusin lang po natin lahat yan para gawa tayo lahat. Yan po, natapos na po natin ilagay lahat ng isda. Ngayon, itong ating sabaw o itong coconut milk ay ilalagay natin dito lahat. Isasabaw na natin dito sa ating isda. Yan. Yan ang pinakasabaw na niya. At huwag po natin tatakpan pag sinalang natin para hindi magtubig ang gata. Sinalang na po natin. Ayan po. Sinalang na po natin sa medium heat. Check lang po na natin mamaya ng mga after 30 minutes. Ayan po, after 30 minutes, check po natin ang langka kung malambot na. Hanapin natin ang langka sa ilalim eh. Check natin kung malambot na siya. Langka. Saan ka langka? Mayroon pakita ni langka. Hindi ko makita ang langka. Ito. Yun. Check natin kung malambot na siya. Okay, mga 5 minutes pa. Ayan, ang ganda na ng ating Bicol sinulay. At ang bango-bango na. 5 minutes to 7 minutes. Anahin pa natin. Okay. Balikan po natin. At napakabango na ang ating ulam. Hinana po natin ng konti ang kanyang apoy para i-in-in na lang po natin. Ayan, iti-taste natin ang kanyang alat kung okay na. Mukhang nag-oil na ang kanyang sabaw. Taste natin. Wow! So yummy! Sarap! Sarap na! Okay na taste natin. Tamang-tama ang kanyang alat at saka yung kanyang gata. Ang sarap! Okay! Gutom na! Sinabang! Ayan na po, pwede na po at pwede na nating i-serve ang ating Bicol sinanglay. Ayan na po ang ating finished product ng ating Bicol sinanglay. Wow! Pwede na nating i-off. Ayan! Ang bango-bango. Ayan, at i-serve na natin ang ating sinanglay at titikman natin ang ating Bicol sinanglay. Ayan na po ang ating finished product ng ating Bicol sinanglay. Ayan. Talaga naman napakasarap. At kailangan matikman natin ito. Uy, nakaready na ang ating kanin. Ayan. Ito gusto ko itong langka. Talaga naman, sarap yan. Sarap.
natin itong isda. Teka, kailangan may kanin. Patay ng kanin. Ito, gusto ko. Wow. Talaga naman, no? Ang sarap ito. Kailangan may kanin, siyempre. Para masarap. Yummy. Sarap. Tulang ka, oh, sarap. Sarap sa kanin. Nako, isang malaking langka. Sarap. Tara na kayo, kumain kayo. Sarap talaga yan. Sarap. Ayan. Talaga naman napakasarap. Ayan po. Sana nagustuhan nyo po. At masubukan nyong lutuin. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo sa ating Madam Elbar's Kitchen. Bye-bye.